Hi everyone, welcome to Sulitech Reviews. So excited ako ngayon kasi meron na naman tayong pag-uusapan na Android tablet. At ngayon naman, ito yung Lenovo Tab P11. So marami sa inyo guys yung nag-request din sa tablet na to at galing to sa bangko.com. So mabibili na natin to sa kanila for 14,183.93. Yan ang current price niya as of making this video pero nagka-fluctuate yan guys. So ang maganda niyong gawin, i-check niyo yung link dyan sa description box sa baba para ma-update kayo sa pricing. So excited na akong i-share sa inyo lahat ng mga nakuha kong information tungkol dito sa tablet na to. So pag-usapan natin. Okay, so kagaya pa rin ng dati, gusto ko kayong invite muna na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell para kapag may bago tayong upload, ma-notify ka. Okay, so unbox na natin itong Lenovo Tab P11. Okay, so ito na guys yung box ng Lenovo Tab P11. So disclaimer lang guys, nagamit ko na yung tablet na to for a couple of days. Kaya masasabi ko na sa inyo yung pros and cons na nakita ko sa kanya. At ulitin lang natin guys yung presyo ng tablet na to, 14,183.93 sa bango.com. So yan yung kanyang current price as of making this video. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng magbago yan, pwedeng mag-fluctuate. Kaya i-check nyo yung link dyan sa description box sa baba. Okay, so makikita nyo guys sa unahan o sa harap ng box na to, yung mismong itsura ng tablet, tapos merong pad at Chinese character dito. So kahit meron Chinese character yan guys, ang maganda naman dito, global version pa rin siya. So out of the box, naka-English agad yung kanyang language. Okay, pagkatapos dito sa ilalim, makikita natin yung ilang top specs or features ng tablet na to. Syempre naka-Android na tayo dito. Meron tayong 2K display na 11 inches, quad speakers, octa-core processor, at long battery life. So lahat yan ay mapag-uusapan pa natin mamaya. So unbox muna natin para makita na natin yung tablet. Okay, sa pagbukas, makikita agad natin yung tablet. Pagkatapos, meron tayong dalawang pwedeng buksan pa dito. Dito sa maliit, nandito yung ating USB-C to USB-A cable. Pagkatapos, ang kanyang 20 watts na charging brick. Tapos dito naman sa kabila, makikita natin yung mga documentations. Ayan, kasama na yung SIM ejector pin. Okay, so tanggalin natin sa plastic itong Tab P11. Okay, so dito muna tayo guys sa likod ng Tab P11. So, mapapansin niyo na kakaiba yung kanyang design. So, merong malaking part na medyo glossy at merong matte finish doon sa may bandang taas. So, ang tawag ng Lenovo sa kulay ng tablet na to ay slate gray. At nagustuhan ko guys yung design. Kita nyo, kakaiba siya at sobrang premium kapag nakita nyo na siya sa personal. Meron tayong Lenovo branding dito sa may bandang baba. At dito naman sa kabila ay yung ating single camera na merong LED flash. Pagkatapos dito sa may bandang baba, mapapansin niyo na meron tayong Dolby Atmos na logo. So mamaya itetest natin yung kanyang quad speakers. Yes guys, apat yung speaker ng tablet na to. At gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung quality nun. Okay, so tingnan muna natin guys ang bawat side ng tablet na to. So dito sa may bandang taas, ayan, nakikita nyo ba? Meron tayong dual microphone, yung SIM tray, at yung volume up and down buttons. Dito naman sa taas, makikita natin yung power lock button at yung dalawang speakers. Dito naman sa ilalim, makikita natin yung pogo pins natin kasi pwede itong kabitan ng wireless keyboard na provided din ng Lenovo pero hindi kasama sa box. Pagkatapos dito naman sa ilalim, yung ating USB-C port at yung dalawa ulit na speakers. At panghuli guys, dito sa harap, yung ating selfie camera. So unahin natin pag-usapan yung kanyang quad speakers na merong Dolby Atmos. So tamang-tama guys yung placement ng Lenovo sa quad speakers itong Tab P11 kasi nandito yan sa dalawang gilid. At usually naman ginagamit natin ng mga tablet sa landscape mode kagaya nito. Ngayon pagdating sa quality ng tunog ng kanyang quad speakers, masasabi ko na maganda yung tunog, hindi distorted kahit full volume tayo at decent din yung bass na maririnig natin. So i-test natin ngayon yung tunog. Pero kailangan ninyong tandaan na yung tablet na to ay walang fingerprint scanner. So kailangan ninyong i-enter manually
yung inyong code or yung inyong PIN. Or meron din siyang face recognition na hindi naman secured pero mabilis. So mabuhayin lang natin, tatapat natin sa mukha natin. At ma-unlock tayo agad. Isa pa, tignan natin kung gaano siya kabilis. Tapat sa mukha. Kita nyo yun, sobrang bilis. At gusto ko lang din i-mention guys na itong Lenovo Tab P11 ay merong IP52 rating. Ibig sabihin, hindi madaling papasukin ng alikabok to at kayang-kaya nito yung maliliit na talsik ng tubig. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon guys yung display ng tablet na to. So meron tong 11 inches IPS LCD 2K display, 1200 by 2000 resolution yan, na meron 213 ppi at meron siyang 400 nits typical brightness at 85% screen to body ratio. Pagkatapos merong eye protection itong Tab P11 para maprotektahan yung ating mata lalo na kung matagal natin itong gagamitin sa pagbabasa o panonood ng mga movies or videos. At yung kanyang eye protection ay merong TUV Rhineland certification. Ngayon, mapapansin nyo rin guys na uniform yung kapal ng kanyang bezel. Sobrang nipis din at parang katulad na siya ng iPad Air or iPad Pro. Wala din tayong makikita mga issues dito kagaya ng mga light leaks or yellow tint at wala ding ghosting kahit sa kanyang UI mismo. Napaka-smooth ng performance niya sa mga ganitong animation. Ngayon pagdating guys sa kulay ng kanyang display, meron tayong dalawang color mode na pwedeng pagpilian. Itong standard at itong bright. Basically yung standard, mas natural yung kanyang kulay. Ito naman bright, mas saturated. Ako nung ginagamit ko to, syempre mas accurate kung yung standard yung pipiliin natin. Pero nakita ko na mas pleasing sa mata kapag naka-bright yung ating color mode. Maganda yung timpla ng Lenovo sa display nitong Lenovo Tab P11 kapag naka-bright tayo. Kaya mapapansin ninyo na kapag nanonood tayo dito ng mga movies or videos, vibrant yung kulay overall at accurate naman at maliwanag talaga yung display nito. Yung nga pala pagdating sa accuracy, meron itong 72% NTSC coverage. Ibig sabihin, 99% yung kanyang sRGB coverage. At ang maganda pa rito guys sa Tab P11, makikita nyo na yung kanyang Widevine security level ay level 1. So sure tayo na makakapanood tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services. Kaya pag-setup nyo pa lang sa tablet na to, makikita nyo na merong naka-install agad na Netflix application. Ngayon pagdating guys sa operating system, naka-Android 10 na tayo dito out of the box. At updated naman yung kanyang security patch level, April 5, 2021. Pero again, dahil nga meron ng Android 12 na paparating at 2021 na rin, dapat sana Android 11 na rin yung inilagay nila dito. At considering na lumampas siya ng 10,000 pesos na price point, outdated na yung Android 10 para sa kanya. Mabuti na lang almost stock Android naman yung experience natin dito sa Tab P11 UI. At meron mga features lang na idinagdag yung Lenovo para mas ma-enjoy natin yung tablet na to. For example, makikita natin dito sa mga apps na meron tayong bamboo paper. So kapag inopen natin yan, dito tayo pwede makagawa ng mga sketches or mga drawings. Yes, may konting delay guys or latency kapag nagsusulat tayo dito. Hindi ko lang sure kung may improve yung latency na yan kapag gumamit tayo ng stylus na gawa ng Lenovo para sa tablet na to. Meron din tayong tinitawag na Squid application. Dito naman, makakapag-takedown notes naman tayo dito gamit pa rin yung stylus. Pagkatapos, meron din tinitawag na Smart Navigation, itong Tab P11, na pwede nating palabasin kapag sinipe natin dito sa gilid. Ayan. So, dito naman, makikita natin na pwede tayo makapag-screen record sa isang tap lang, makapag-screenshot, at ma-enable yung productivity mode. Speaking of productivity mode guys, ito yung pinaka-paborito kong feature dito sa Tab P11. So, pakita ko sa inyo. Okay, so kapag in-enable natin guys yung productivity mode, mapapansin niyo na para tayo naka-Windows. So meron tayo ditong taskbar. Dito natin ma-access yung ating recent apps, yung home at saka yung back button. Andito din yung button para sa mga application. Yan. At pwede tayong bumalik sa home. At lahat ng mga apps na nakabukas ay makikita din natin dito sa baba. Yun yung mga binuksan nating applications. Kapag tinap and hold natin yung mga applications na nakabukas dito sa may taskbar, pwede nating maklose yan. Yan. Para talaga siyang Windows OS. Pagkatapos kapag magbubukas tayo guys sa mga application, kapag naka-productivity mode tayo, naka-window type yung application. So for example, magbukas tayo ng Chrome. Ayan, kita nyo hindi siya full screen. Pwede nating ma-move yan sa kahit anong part ng display. At ang maganda dito guys, open pa tayo ng isang application, halimbawa Play Store.
Ang maganda dito, pwede nating i-split screen yung mga application. So, halimbawa, idadrag lang natin to dito sa may bandang gilid. Tapos, ito rin isa, yung Google Chrome. Ayan, hati na guys. So, pwede tayo mag-browse dito sa kabila. Pwede tayo magpunta dito sa Play Store sa kabila. So, pwede natin gawin yan sa mga iba pang applications. At kapag i-close natin yan, automatic, close na rin yan dun sa ating recent apps. Ngayon, pagdating naman kayo sa performance, itong Lenovo Tab P11 ay naka Snapdragon 662 11nm na chipset. Meron siyang 6GB LPDDR4X na RAM at 128GB of UFS 2.1 storage. Ngayon, kagaya ng dati, pag-usapan muna natin guys yung speed nung kanyang storage. So, makikita ninyo na yung nakuha niyang score sa AnTuTu storage test ay 20,654. Yung kanyang read speed ay umabot ng 516.9 megabytes per second at yung kanyang write speed ay 199 MB per second. So yes, mabilis na rin yan guys at tamang-tama para sa kanyang presyo. Sa mismong benchmark naman ng AnTuTu, ang nakuha niyang score ay mataas-taas din, 220,915. So yes guys, yung Snapdragon 662 ay lumalaban pa rin ngayong 2021. Pero nag-expect ako ng mas maganda-ganda pang chipset kumpara dito sa Snapdragon 662, pero andyan na yan. At least mataas yung score na nakuha natin. So good na good naman guys itong Lenovo Tab P11 para sa mga everyday applications natin kagaya ng mga social media applications, streaming services, at kahit sa pagbabasa ng mga PDF files o mga ebook. Dito sa Car X Rally guys, umaabot ng 12, 11, 9 frames per second yung kanyang performance. So sobrang struggle na siya guys. Pero mas okay pa rin to kung compared dun sa huli nating na test na phone, yung Helio G35. So, ayun. So, sa mga ganito kabibigat na mga games, hindi natin may expect na magiging maganda yung performance nitong Lenovo Tab P11. Dito naman sa Asphalt 9, better naman yung kanyang performance compared sa Car X Rally, pero potato quality na yung mag-generate niyang graphics dito. O nga pala guys, yung kanyang SIM tray, ay pwede nating lagyan ng isang SIM or SD card. So, mamimili lang tayo kung alin doon ang gusto natin. Pero kung sakali na ayaw nating lagay ng SIM card, itong Tab P11 at SD card yung ilalagay natin, kaya niyang mag-handle ng up to 512GB of SD card. Ngayon guys, pagdating sa camera, dito sa likod meron tayong 13MP at yung sa harap naman ay 8MP na camera. Okay, konting sentiment lang ulit guys. Palagi ko itong sinasabi kapag nag-review ako ng mga tablet. Gusto kong makita in the future na mas maganda yung ilalagay ng mga brands na camera dito sa harap kesa dun sa likod kapag tablet. Kasi syempre mas ginagamit natin yung front facing camera ng mga tablet compared dun sa likod. Ginagamit lang natin kadalasan yung likod kapag mag-scan tayo ng document. Pero mainly, ginagamit natin yung front facing camera nito para sa mga video conferencing. So itest natin yung selfie camera nitong Tab P11 at kuha tayo ng video sample. Okay, so ito guys yung video sample ng selfie camera nitong Lenovo Tab P11. So meron ulit tayo ditong 8MP na selfie camera. At habang sinushoot natin to guys, meron lang tayong isang softbox o soft light dito sa harap natin. Medyo malayo-layo ng kaunti. Tapos ilaw sa ceiling natin. At yung pinakasagad na resolution na pwede nating iset dito ay 1080p 30 frames per second. Tapos ang nagustuhan ko dito guys sa selfie camera nitong Tab P11, yung kanyang selfie camera nasa gitna kapag naka-landscape. So design talaga siya for video conferencing kasi kadalasan naman kapag nag-video call tayo, naka-landscape talaga yung tablet na ginagamit natin. Hindi katulad sa mga iPad, ito palagi kong sinasabi, yung selfie camera ng mga iPad ay nasa gitna kapag naka-portrait mode yung tablet. So, palagi kang nakatingin sa gilid mong ganyan kapag nagsasalita ka. Pero at least dito, palagi kang nakatingin sa gitna. So, maganda yun. Pagkatapos, ang isa pa sa nagustuhan ko dito sa video ng selfie camera ng Tab P11, maliwanag yung kuha natin. Pagkatapos, wala tayong ghosting. Tapos, sharp din siya para sa isang selfie camera ng tablet. So, talagang maasahan natin na maganda talaga yung magiging itsura natin sa mga video call or video conferencing. So, para sa akin, pasadong-pasado yung quality ng selfie camera niya. Okay, so last sa pag-uusapan natin dito ay yung kanyang battery performance. Meron tayo ditong massive 7,700 mAh na capacity na capable sa 20 watts fast charging. Okay, so yung screen on time na nakuha natin dito guys
ay 10 hours and 41 minutes lang. So medyo mataas-taas compared dun sa huling Android tablet na na-review natin, which is 6 hours lang yung kanyang screen on time. So medyo malaki-laki yung diferensya dito sa Tab P11. Ngayon sa actual use guys, okay na rin yung screen on time na yan kasi at least makakatagal tayong manood dito ng ilang movies bago siya malobat. Ngayon pagdating naman guys sa charging, gumawa ako ng dalawang scenario. Yung una, hindi ko ginamit yung native charger na kasama dun sa box. Kaya from 1% to 100%, inabot tayo ng 6 hours and 33 minutes. Pero kapag ginamit naman yung native charger na kasama sa box, 3% to 100%, 2 hours and 43 minutes lang. So pro tip guys, palagi natin gamitin yung charger na kasama sa box. Okay, so yun lahat guys, mga information na kailangan ninyong malaman tungkol dito sa Lenovo Tab P11 bago nyo siya bilhin. At para sa akin, happy ako sa paggamit sa kanya. Kagaya ng sinabi ko kanina, ilang days ko na rin ginagamit yung Android tablet na to. At actually, tatlong cons lang yung nakita ko sa kanya para sa kanyang presyo. So unang-una, out of the box, walang naka-apply na screen protector. Pangalawa, wala nang screen protector, wala pang i-declare na Corning Gorilla Glass Protection yung kanyang display. At lastly, wala siyang headphone jack. So yan yung tatlong cons na kailangan ninyong tandaan kapag binili nyo yung tablet na to. Pero overall, para sa 14,100 pesos, sulit na sulit itong Tab P11 kasi napakaganda ng kanyang display. Okay yung kanyang performance para sa everyday use natin. Maganda naman yung kanyang battery life at okay yung quality ng kanyang selfie camera para sa mga video conferencing natin. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Nandyan ulit yung link ng bango.com kung saan nyo pwedeng bilhin itong Lenovo Tab P11. At kung sakaling nakatulong yung video na to, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at i-click notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating upload. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.